Magandang gabi mga kalapatids. Training na naman mga kalapatids. Walang lubay ang ulan. Kaya pag nalagas tong isa natin, wala na tayo kakarga. Iisa lang. So dun nga pala sa nabanggit ko nung nakaraang vlog natin, eh huhugot ako dito no, ng mga pang south ko. So hindi ko na tinuloy yun dahil laging umuulan sa umaga, hindi ako makapagtos. Baka malalagas na ibon dahil super young bird pa yung mga to. Mga bata pa. Laging ismash. Baka pag nagtos ako eh maubos lang din. So hintayin ko na yung south race. Young bird naman sila doon. So huhugot lang tayo para may maabangan as a old bird. Pero ganun nga. Hindi ko na tinuloy kaya ito na lang muna. Yun. So may bagyo pa nga yata mga kalapatids. Huwag naman sanang malagas. Iisa mga kalapatids. Ano? Kaya pagka nalagas to, wala na tayo kakarga. Sayang kasi pag di ko to nilaro, kahit iisa. Young bird pa. At saka napa-stamp pa natin. Napalagyan natin stamp. Kaya young bird, old bird, may lalaro natin siya. Sa tingin ko naman, hindi naman ganun kalayo yung ano, yung magiging karera ngayon dahil bawal ano pumasok sa Ilocos tsaka dito sa kanan is Isabela lang, kaya sigurado ko kaliwat kanan ang magiging lipad ng mga ibon, hindi ganun kalayo. Pero ang kalaban nila dyan is yung ulan, maulan ang laban ngayon mga kalapatids, kaya maraming ibon na naka young bird nakasali. So tingnan natin kung ano magiging kapalaran ng isa natin. So, tayo na mga kalapatid sa loading station. Sura ka lang yan. Stickin mo. May ka doon. Hindi, siksik na rin pala. Init pala nung singaw nung ano. Oo, pamainit po yung singaw niya. Lalo na pag umulan pa. Naka, hindi na makaka... Ano ba yung tama nun? Ano kayo makaderby? One night call, tama nun. Kawawa niya po namin. Kakahawawa. Hindi ba rin? Patong may isang training ba? So yun mga kalapatids, nakapagkarga na tayo sa JPRC. So ngayong gabi iseset up ko na yan, CCTV natin dito. Nang sa ganon, kahit hindi tayo nakaabang dito, eh nakukuha na natin yung mga pag-uwi. Especially yung ano, parating na South Race. Marami-rami yun. Hindi natin kasi nakukuha ng lahat ng mga pag-uwi nila. So minsan, hindi natin na-open yung camera agad. Nakababa na. So mas maganda nga sana is yung nakukuhanan natin umiikot, tapos yung mismong pagbaba, yung mismong pagbaba pinakamaganda mga kalapatids. Kaya instulan natin dito. Yan, dito masusubukan natin bukas. Nasa ganun eh, matry natin. Then ngayong gabi susubukan na natin. Okay, set up na natin mga kalapatids. So yan, nakaset up na mga kalapatids. Yun o. So iaayos lang natin sa ganun, nakadiretso. Ayan. So susubukan na natin yan ngayong gabi. Tutok yan dito sa landing board. Ayan. Kabila. Ayan. So tingnan natin kung sakto na o itataas pa natin. So dahil tagulan ngayon, baka gawin ko, lagyan ko ng ano, pinaka bubungan niya dito. O kabit ano na lang. Tanggal kabit. Ganun yung gagawin ko. So gagamitin ko na lang siya pagka abangan talaga. So pag umuulan na yan, hindi natin magagamit. So balak ko kasi siyang ilagay dito. Yun doon sa gilid. Nang meron siyang tabing na may bubong, kumbaga hindi mababasa. So pwede rin doon, doon na sa loob na yan. Yan. Tatali natin doon sa loob. So, eto bukas testingin muna natin.
Okay, subukan na natin mga kalapatids. Magkakalibrate. Selecting. Ayun. So, tingnan natin sa cellphone natin mga kalapatids. So, yun mga kalapatids. So, medyo mataas yung camera sa kabila. Baba natin. Yes, agad na. So, sakto lang mga kalapatids yung sa landing board. So, ikot natin ng konti. Yan kung makikita nyo. So, sa live nga tinan natin. Yow, yow, yow! Oh, Pungkan, Karanglan! 6:30, pawawala yung ibo nyo. July 19, 2024. Ayan yung gratis natin, oh. Shoutout sa mga encoder namin. Si Dodi Layugan. Babaerong si Dodi. At saka si Baby Pineda. Yung sustento ng mga bata, ibigay mo na. Sa pinsan kong babaero, kay JB. 4 2 1, kalahati lang ha. Hop! Ayan na, pinakawala na yung mga ibon nyo. Karanglan tayo, Pungkan, Karanglan, Nueva Ecija. Ngayon ay July 19, 2024. Oh! Kalapat! Oh! Ayan na, pinawala na yung mga ibon. Oh! 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 Ang dami sa baba, ang dami sa baba! So ayan mga kalapatids, nakauwi nga ng maayos yung isa nating ibon from Pungkan. Kahit na masama yung panahon, talaga madilim kanina. So nakita naman natin umuwi. Ayan, sa panahon ngayon mga kalapatids, obligado talagang mag-flashing. Dahil obserbahan nyo mga kalapatids, pag nagkarga kayo sa mga crates, sa mga loading station nyo, ang init ng singaw ng mga ibon. Napakainit ng singaw. Itutok nyo yung mukha nyo o yung kamay nyo. Napakainit ng singaw. So, marami magiging tama nun mga kalapatids. And then, one eye cold, respiratory, talagang tatamaan dyan. Kaya obligado mga kalapatids sa mga panahon na ito, obligado tayo mag-flashing. Kaya kanina, pinangsalubong ko sa kanya. So, nilahat ko na yung kabilang mga pang-south. Tapos ito, breeders na may sinusubuan. Binigyan ko sila ng mga all natural katulad ng luya, bawang, oregano, tsaka malunggay. So binlender ko na agad, then hinaluan ko ng honey. Talagang dinuro ko mabuti sa blender yung mga sangkap na yon para ipang flushing natin. Obligado talaga mga kalapatids, tirahin agad ng flushing, pang prevention agad. So dati luya lang ginagamit ko, nagpapakulo ako. Pero ngayon, dinagdagan ako ng bawang, tsaka oregano, tsaka malunggay. So, yun, yung ginawa ko mga kalapatids. Maulan ng panahon, talagang hindi maiwasa mga kalapatids na meron talagang sa bawat crates sa loading station ay may mga tama yung ibon. Katulad kagabi, meron talagang one eye cold, talagang namamaga yung mga mata ng ibon ng ating mga kalapatids. Hindi maiwasan yun mga kalapatids, usong-uso. Kaya, obligado na mag-tayo pangsalubong ng all naturals. No, nasa inyo kung ano yung sistema ang ginagawa nyo. Pwede naman kayong
gumamit ng mga ano, synthetic na antibiotics. Pero kung di pa naman malala, okay lang yung mga natural, mga kalapatids. So ayan, nabigyan natin siya kanina, yun ay pinasalubong natin. Hindi ko na gumamit ng ano, hindi na ako nagpasalubong ng electrolytes. Yun na agad ang pinasalubong ko, yung bin blender kong mga sangkap na yun, luya, bawang, oregano, tsaka malunggay. So yun. Then ngayon, nakakain na siya. Ibigay tayo ng victory para sa digestion, mga kalapatids. Banda naman ang katawan ng ibon natin, mga kalapatids. Hindi naman bumabaksak. Pakakintab ng mata. Sana, dire-diretso. Huwag lang magkakasakit. Eh, lalaban yung ibon. Yan, nabigyan na natin. So, yun, mga kalapatids. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pag-aabang. Sana magtuloy-tuloy yung ating ibon. So, good luck din sa inyo, mga kalapatids, sa inyong training, karera na paparating. Happy flying, mga kalapatids.